bongga ang binibining Pilipinas coronation kagabi. Sabik ang fans na makita si Miss Universe Pia Wurtz back. Bonus pa ang pagdalo bilang judge ni Miss Universe second runner-up Miss USA Olivia Jordan, Miss Myanmar at Miss Malaysia. Pati ang pinuno ng Miss Universe organization na si Paula Sugart. Pia's fans have been so welcoming towards me, and I know you all as well. It's just the nicest fan group in the world. And of course, I had to have mango and all a million different juices. As I came to the Philippines, I entered the hotel. Oh my God, Miss Myanmar, Pia Rome, can I take a photo? Do you think that she's helping a lot of the Asian candidates? Oh yeah, for sure. Like, I think definitely like giving it a boost, you know, for Miss Universe next year. Magkahalong emosyon ang nadama ni Queen Pia bago pa ipasa ang corona sa bagong Miss Universe Philippines. It brings back a lot of memories. Pakiramdam ko dito na ako lumaki. Ang dami ko ng experiences dito. Bago i-anunsyo ang mga bagong winners, tayuan ang lahat sa pagrampa ni Pia. Marami ang na-touch sa kanyang speech. It's the beginning of a journey for a confidently beautiful Filipina. Mabuhay ang gandang Filipina. Mabuhay ang Filipina. Mabuhay tayong lahat. Ang mga winners, second runner-up si Jezza May Huelar. First runner-up, Angelica Alita. Binibining Pilipinas Globe, si Nicole Manalo. Binibining Pilipinas Grand International, Nicole Cordobes. Binibining Pilipinas Supranational, si Joanna Eden. Binibining Pilipinas Intercontinental, Jennifer Hammond. Binibining Pilipinas International, si Kylie Versosa. At Binibining Pilipinas Universe, Maxine Medina. Never expect na si Pia pala ang maglalagay sa akin ng crown kasi I've been friends with Pia before, then we used to hang out. Umaasa naman ang fans na dito sana sa Pilipinas ganapin ang susunod na Miss Universe pageant 2016. Diane Casillejo, ABS-CBN News.